Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel, Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. For today's video, ay isa naman pong tanong po ng ating subscriber po ang ating pong sasagutin. So ito po ay galing kay Sam's TV. Ang kanya pong tanong ay, so shout out sa'yo dyan, Sam's TV. So ang kanya pong tanong ay, pwede bang magturok ng oxytocin doon po sa inahing baboy po na 5 hours na pong nag-labor? So kung kayo po ay mahilig po sa paalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangagrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ang tanong po ng ating subscriber po ay tungkol po ito sa paglilabor ng ating inahing baboy at matagal po mag-labor. Ang paglilabor po ng ating inahing baboy po, ito po ay nangyayari bago manganak po yung ating inahing baboy. Malalaman natin kapag naglilabor na po yung ating inahing baboy kasi po sila po ay hindi mapakali, ihi ng ihi, kanila pong dumi ay papaliit ng papaliit, and then yung iba naman po parating nakahiga, parating umiinom ng tubig, at saka sila po ay irritable doon po sa mga tao sa paligid nila. Kapag naglilabor na po yung ating inahing baboy, ibig sabihin yan, malapit na po yan talagang manganak. Kasi po wala pong baboy na nanganak lang bigla at hindi po sila naglilabor. Kasi kahit tao, kahit anong hayop, bago manganak po ay mayroon tayong tinatawag na labor process. So ngayon, ang sabi mo po ay 5 hours na po siyang naglilabor. Pero kahit isang biik, wala pa rin lumalabas. And then, kung pwede ba daw, injikan muna ng oxytocin. Sa hindi po nakakaalam kung ano po yung oxytocin, ang oxytocin po ay isa po siyang uterine contraction. Kapag na-inject yung oxytocin po sa baboy, hours after that one, yung kanila pong uterine po ay mag-contract. Kapag nag-contract po yung kanilang uterine, talaga pong mailalabas lahat ng biik doon sa loob ng kanilang matres. So ngayon, sa kaso po ng ating kaibigan si Sam's TV, yung kanya pong baboy po ay hindi pa nalabas ng isang biik. Kahit isa pong biik, hindi pa po naglabas. Pwede bang inject ka ng oxytocin? Oo or hindi? Based in my experience po mga kaibigan, kapag naglilabor po ang mga baboy, iba-ibang lahi, hindi po sa pareha ng labor period. Yung ibang baboy, naglilabor po matagal. Yung iba na po, naglilabor po, medyo yung span of time ay maliit lamang. Pero, kapag wala pang biik na lumalabas, huwag ka munang mag-inject ng oxytocin doon po sa inyong mga aalagang inahing baboy. Kapag wala pang biik na lumalabas, ibig sabihin yan, yung kanya pong cervix po ay sirado pa, hindi pa naka-open. Kapag nag-inject ka ng oxytocin at saka yung cervix niya ay sarado pa, hindi pa naka-open o hindi pa nakabukas, ang tendency niyan ay mapwersang maibukas yung cervix dahil yung kanyang matres po ay nagkukontract na. Pag nag-contract yung kapag nag-contract yung matres, napwersa yung cervix sa pagbukas, ang mangyayari diyan ay magkaroon ng bleeding or hemorrhage. Yung opening ng cervix niya ay premature pa. May stage kasi yan, yung pagbuka ng cervix. May maliit na bukas, and then papalaki ng papalaki ng papalaki. Di, yung cervix kasi, hindi yan bubukas agad, hindi yan o-open agad para ilabas yung mga biik. It takes time para bubukas yung cervix. Mula sa maliit na butas hanggang papalaki ng papalaki talaga yung butas para mailabas yung mga biik. Kapag napursa yan, yan yung sinasabi ko, kapag napursa yung cervix, ay talagang magkaroon yan ng damage, magkaroon ng hemorrhage. Ang mas worst pa niyan, kapag matapos na manganak yung inahing baboy nyo at saka napursa yung kanyang cervix, may tendency po na sa sunod niya ng pagbubuntis po ay makukunan siya. Hindi na po may sarado ng maayos yung cervix. Napursa siya nung siya po'y nanganak. Kahit hindi pa siya bukas,
Napursa siya kahil, kasi po nag-inject ka ng oxytocin. Ayan, bumukas yung cervix kahit po hindi pa tamang oras na siya ay ibukas. Tandaan po natin, kapag naglilibor po yung ating inahing baboy at wala pang biik na lumalabas, huwag talaga kayong mag-turok ng oxytocin. Kung gusto nyo magturok ng oxytocin, pagkalabas ng unang biik, doon na po, pwede kayong magturok ng oxytocin. Ang ibig sabihin niya, lumalabas na yung isang biik, yung kanyang cervix po ay bukas na. Ang problema naman yan ay doon na po sa matres. Matagal siyang mag-contract at or mahina siyang mag-contract. Kaya, kapag na-injectan mo na yan ng oxytocin, lalakas yung kanyang contraction, bibilis yung kanyang contraction, at saka bibilis yung pakalabas ng mga biik. Yung cervix naman, nakabukas na yung cervix, kaya mabilis na lumalabas yung biik. So ang ating tandaan, kung gustong mag-inject ng oxytocin, dapat talagang may isang biik na po na lalabas. Kung wala pang biik na lumalabas, huwag kayong mag-inject ng oxytocin para makaiwas kayo sa hemorrhage or bleeding ng ating inahing baboy at saka deformity doon po sa cervix ng ating inahing baboy. Kapag meron na pong isang biik na lumabas, yan na po yung proper time or tamang oras para mag-inject kayo ng oxytocin para mapadali yung panganak nyo ngayong inahing baboy. So yan po yung sagot ko sa iyo, kaibigang Sam's TV, sa inyong pong katanungan, kaibigan. So yan po yung vlog ngayon, mga kaibigan. Sana po nakapagbigay naman tayo ng konting kalaman in terms of oxytocin administration doon po sa ating mga alagang baboy habang sila po'y nanganganak. Ang tips po natin ay, kapag wala pang biik na lumalabas, bawal po magbigay ng oxytocin. Kapag mayroon na pong isang biik na lumalabas, pwede na pong magbigay ng oxytocin. So hanggang dito lang po, mga kaibigan, at salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.